Ta-daan! Yes! Hello, guys! Welcome back! This is Manny, guys, your plantito in Japan. Okay? So, maraming salamat sa pag-tune in sa panonood. I am very excited today kasi meron akong gustong i-share sa inyo na matagumpay kong napalago. So, matagumpay na nagtagal sa akin. May story kasi ito eh. Maybe Tries akong nag-try na maghalaman ng ganito and then hindi talaga siya nagiging successful. Nagtatagal lang siya ng months and then hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. Unti-unti namamatay na, so hindi mo na talaga alam. So nagpa-panic ka na nun. Hindi mo na, bakit ano nangyayari ganito kaya? So hindi mo alam kung overwater ka, hindi mo alam kung underwater ka, so ganon. So ito yung mga time na what they call this, yung sinasabi ko sa inyo na nag-try ako ng succulent dito sa bahay na talagang hindi nagtatagal yung succulent. So, laging namamatay. So, nung pang-apat na beses, bumili uli ako nito. So, guys, eto yung halaman na na-challenge ako, kumbaga. Na-challenge ako na kailangan magkaroon na uli ako nito at subukan ko ulit kung bakit. Okay, guys. Eto na siya. Okay. Okay, introducing, guys. Eto yung Pilea, actually. Pilea Peperiomyodes. Hindi ko alam kung paano bigkasin yun. Or money plant. Or Chinese plant. Chinese money plant. Yun ang tawag din nila. So, meron din yung Chinese money plant na Peperomia. Pero, eto talaga yung sinasabi nila ng Chinese plant. Na ano, Pilea. Pilea Peperiomyodes. Hindi ko maibig kasi. Kung yung kasi dito, guys, walang nagbebenta ng ng malalaki na siya. Yung wala kang makikita na malalaki na talaga. Kumbaga yung talaga established na yung plant. Usually ang nagbebenta rito nito yung mga 4-5 leaves pa lang, mga baby plants ba. So, andun yung challenge talaga na kung mabubuhay mo ba siya o hindi, kung magtatagumpay ka ba o hindi. So, talagang, kumisan, magtatagal siya, makakapag-produce siya ng ilang leaves, pero at the end, mamamatay pa rin. Hindi mo alam talaga kung bakit. Kung ano. Kumisan, pagka yung i-overwater mo siya, hindi naman yung overwater talaga, yung lagi mo lang dinidiligan, pero hindi pa rin, ayaw niya. Pagka patutuyuin mo naman, in between, bago mo siya diligan, ayaw din niya. So, hindi mo talaga maintindihan kung bakit. So, talaga, so, na-challenge talaga ako. So, anong ginawa ko? Di ba, sabi ko nga sa inyo, katulad nung Nepenthes, ganun ako eh, pag na-challenge ako, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo yung binili ko na Pilea para tingnan natin kung ano yung, kung paano ba, kung mabubuhay ba siya o hindi. Okay? So, eto na sila, guys. Introducing my Pilea. So, naging para na siyang puno. Okay? So, bali yung stem niya, guys, hindi na siya very succulent na ano. So, para na siyang tree. Tree-like form na rin siya. So, eto na yung kanyang leaves. So, this is my Pilea. So, nagtagumpay na ako dito, guys. And then, eto yung pinakamaganda. Then, ito yung sumunod. Okay. So, this one. The same pot. Ganun din yung pot niya. So, naging matagumpay na rin siya na ano, kumbaga, kasi kung imagine mo yan, ha, mga 4-5 leaves lang nung baby plant lang yung mga binibenta sa store. So, pag dumating ka sa ganito, kumbaga parang ano na eh, kumbaga accomplishment eh, kumbaga wow, nabuhay ko siya, kumbaga wow, naging okay siya, ang ganda, kumbaga pag tinitignan mo, okay ka, proud ka talaga na nabuhay mo siya, di ba? And then the last one is, tatlo kasi ito eh, eto siya, see, hindi ko alam, guys, among the three, guys, ito lang yung medyo maliit, hindi ko alam kung anong problema niya. So, sa ngayon, okay pa naman siya, stem din niya. Kaso kuminsan, mas madalas sa kanya yung
Siguro this one, na-over water ko to. Siguro, kasi nakatapat siya dun sa isang potos. Kapag dinidiligan ko yung potos, tinatamaan siya. So, imbis na hindi ko pa siya didiligan, nadidiligan siya. So, maybe ililipat ko siya ng lugar. And then, look at this. Kasi pagka ang leaves is nag-yellow, that means na-over water niya yan. Kahit na nakatanim siya sa pamis din siya, guys. Meron kasi siyang akadama soil, so malamang nami-maintain niya yung ano, yung tubig. So na-overwater ko to tong isa, sad. So ganun, guys, ganun yung storya nitong Pilea. Kaya na-challenge ako tatlo. And then ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya is, guys, nagpro-produce na siya ng babies. Saka yung stem niya, may mga maliliit na sumisibol sa bawat stem. Katulad nito, mas malaki yata. Hindi ko makita. Look at this. May mga babies, oh. Mapapakita ko sa inyo. So, ayan, oh. May babies na kung makikita. Diba? And dito, mas maliwanag. Itong isa. So, ayan, oh. May mga babies na lumalabas sa pinaka-stem, sa puno. Alam nyo, love-hate ko tong plants na to, eh. Sobrang delicate ng mga leaves sa kayo stem. Konting banggala na medyo maano, mabilis siyang mabali. You can easily break the leaves and the stem. Kumbaga, madali siyang mabali. Kasi nga succulent, di ba? Very succulent siya. So, yun, ganun, guys. So, ang tanong, paano ko napalaki ng ganyan? Guys, dahil sa pamis. Talaga sabi ko nga sa inyo, guys, lagi kong sinasabi, pamis lang. So, yung volcanic rocks sa yung akadama, so mix nyo yun. So, yun lang talaga. Kasi hindi siya nag-hold na malaking, na maraming tubig. Kumbaga, tinatapon niya yung mga excess. So, maybe yun ang gusto niya. Moist lang siya. Kaya siya naging ganyan. Diba? Matagumpay. Sad tong isa, lagi ko lang na tinatamaan nung sa ilalim ng potos. So, ililipat ko to ng lugar. Itong isa. Okay. So, yun. Yun yung Pilea ko, guys. Yun yan. So, sa soil is pumice. Doon ako nagtagumpay. Diba? So, yun nga sinabi ko. Yun ang ginamit ko. So, depende sa inyo, guys, kung paano yung gagamitin. Nakikita sa YouTube, usually talaga meron sila yung mga soil type. Soil mixture na ginagamit. But for me, hindi ako effective doon. So, yung sa akin is pumice. Doon lang. So, maybe ito, i-experiment ko na ilalagay ko siya sa salt watering pot na pumice. Tingnan natin kung kakayahanin niya. Oh my God. Baka ayaw niya yung masyadong nababasa. O yung may tubig sa ilalim. Hindi natin alam. Pero ewan ko lang. I-re-repot ko na to this year. Dahil sa tingin ko, kailangan niya ng i-repot. Diba? Tingnan nyo. Maliit na yung pot, eh. So nasa maliit na pot na siya. So para na siyang tree like. So kailangan mo siyang i-repot this year. Sa summer. And then, in terms of sunlight, guys, nasa veranda siya, nasa shaded area. So, pag spring, summer, doon ko siya doon nakalagay. Pagka winter, guys, grow light lang, kaya niya. So, kumbaga parang low, medium, light, kaya niya. Kaya niya itong, kaya itong Pilea. So, basta wag lang ma-over water talaga. So, sa water, sa temperature, yun na nga, kaya niya yung room temperature, eh. Nasa loob lang siya ng bahay the whole winter. Nandito lang sa isang nasa grow light lang dito sa kabila. So, doon lang siya nakatapat. So, yun. Kaya niya. Nag-drive siya doon. So, ibig sabihin, okay siya. Diba? Madali siyang halaman. Madali daw. Nahirapan ako. Three times kong in-experiment talaga. Kung hindi dahil sa pamis, wala talaga. Give up na ako dito sa halaman na to. Ang wish ko na lang is maging tumaas pa siya. Isa pa yun, kumbaga. And then, isa pang halaman na challenge din ako, na gustong gusto ko yung leaves niya, yung
type ng lips niya kasi masyado siyang magspang, masyado, kumbaga kaakit-akit yung lips. Kaso ilang beses din ako nag-try nito, lagi ring namamatay. Lagi ano, pero ngayon hindi, nagtataka ako. Ha? Talagang sa pamis talaga, wala ka talagang ano eh, kumbaga mabubuhay at mabubuhay talaga yung halaman pag sa pamis. Kaya ang ginawa ko rin, inilagay ko siya sa pamis. Guys, ito siya. Ito yung tinatawag na Pilea inol, how do you pronounce it? Involucrata? Or friendship plant. Ang tawag nila kung minsan dito friendship plant. Ito yung mga nakalagay doon sa pintuan, sa ano ng kwan. So, kasi well, ano, friendship plant siya. Diba? So guys, eto, papakita ko sa inyo. In-bloom siya, kaya mamaya tatanggalin natin yung mga bulaklak na yan, dahil hindi naman natin kailangan yung bulaklak. Ang gusto natin yung foliage talaga. This one, guys. Tingnan nyo. Diba? Woo! May pollen grains. Oh my gosh, yung allergy ko. So, hindi natin kailangan yung bulaklak. Ano yun natin mamaya. So, this is the Pilea inobucrata, the friendship plant. Diba? So, nagtagumpay din ako, guys. Dito ko rin nilagay. Actually, ito trash bin to eh. Ginawan ko siya, ginawan ko ng butas, nilagyan ko siya. Kumbaga, self-watering din siya. So, kaya mabigat. Kasi puro bato. Ayan, puro pamis yung nandyan. So, ayun. So, nagtagumpay din ako dito. Grabe rin. Ilang beses din ako nag-try dyan. Kaya very proud ako na i-share sa inyo, guys. Kaya lagi ko sinasabi, kung ano yung experience ko, guys. So, magkakaiba tayo ng experience. Magkakaiba tayo ng klima ng bahay, saka ng lugar. So, sa akin, siguro applicable sa lahat kahit gumamit ka ng pamis. Talaga, pamis, promise. So, pamis lang talaga. Ano niya. So, anong gagawin natin dito sa isa na to? I don't like flowers. Hindi natin kailangan itong bulaklak nito eh. So, we have to cut the flowers. Saka isa pa, nang-aagos siya ng nutrients. Kumbaga, ano, imbis na mapunta sa mga dahon, sa foliage yung nutrients, inaano niya pa doon sa bulaklak, di ba? So, tanggalin na natin para wala na siyang kaagaw. Alam niyo ang kagandahan nito, guys? Para siyang, alam niyo yung brush? Yung dahon niya is masyadong magaspang. Ang gaspang ng dahon niya, ipapakita ko sa inyo. Close up natin. Pero ang ganda ng kulay kasi. Ayan guys, oh, kung makikita nyo, ang gaspang. Grabe. Sobrang gaspang nung dahon. Pero ang ganda niya, di ba? Ang gandang tignan. Kumpul-kumpulan. Ginawa ko kumpul-kumpulan. So, ayan. Oh, ang ganda. Kaya nagustuhan ko siya. So, meron pa siya. Meron pang dahon dito. Meron pang bulaklak na nagtatago. Tanggalin natin yan. Kaya nagustuhan ko. Kaya kumbaga na-challenge ako dito sa halaman na to. So sabi ko, tara, try natin. Mag-try natin ulit. Dati ayoko kasi every time na ano, laging namamatay. Unti-unti na lang silang nalulusaw. Parang ganun. Hindi mo alam kung sa temperature ba. Hindi mo alam kung sa tubig. So, ganun ako eh. Na-challenge ako eh. Bumibili hanggang ano, 4-5, ganyan. So, pag na-challenge ako, ginagawa kong ganun. So, yun. Pagka nagtagumpay ka, ang sarap kasi sa pakiramdam, di ba? Ang sarap na ano, ayusan. So, ito guys. Yan. So, again, as usual, pamis lang. Pag pamis ang ginamit ninyo guys, kahit na ma-overwater kayo, kasi lalabas at lalabas yung tubig, o may lalagay dun sa, pagka self-watering guys, ilalabas at ilalabas niya, katulad yung, panoorin nyo kung paano ko ginagawa, so meron ditong butas ako nilagay, para kahit na mag-overflow pa yung tubig, lalabas at lalabas. So, hindi mag-hold ng tubig yung pamis ng marami, so,
Unlike sa soil, pagka once na na-overwater ka, mag-hold siya na mag-hold. So, yung ayaw ng halaman niya, any kind of plants, ayaw niya yung wet talaga yung soil. Kasi, mag-root rot. Di ba, mama tayo? Okay, so maraming maraming salamat. I hope na gusto ninyo. Happy, happy plant lang, guys. Happy, happy lang sa paghahalaman para less stress, di ba? Pagka sa work, sa kung anong nangyayari sa pandemya at sa nangyayari sa buong mundo. So, isa sa mga pagkakabalal natin is halaman. So, nakakatanggal stress talaga. Kumbaga, pag tinitignan mo sila, anong nangyari, ganyan-ganyan, wow, ang ganda. So, gano'n, nakakaubos ng oras. So, hindi mo naman malaya, ubos na yung oras. And then, yun na, wala na, di ba? Kumbaga, happy ka na. So, maraming salamat, guys. I hope na nagustuhan nyo to, itong video na to, simple lang. And God bless. And please do subscribe, guys. Again, subscribe. Makulit ako eh, ano? Subscribe and then press the notification bell, guys. The notification bell, yung bell, paki-press. And then press yung all para lahat ng videos ko is mapanood ninyo. It will help a lot this for this channel, guys. And I have a wish na makatulong tayo sa Pilipinas once na medyo nag-improve tong channel natin. Okay, so maraming maraming salamat and God bless. Sana manood pa kayo ulit sa susunod pa ulit. Bye-bye, see you again next time. Bye-bye. God bless.